Nakita ang bakal na tubo na nahuhulog. Hinaylan ng lalaki ang presidente sa tabi. Magpasalamat na sana ang presidente sa lalaki. Pagtingin sa mukha ng lalaki, lumuhad ang pangulo. Hello, Emperor. Maling tao ba ang nakuha mo? Trabaho lang ako. Natatakot ka ba sa kamatayan? Patay na ang emperador. Sinamba pa niya ito. Ngunit determinado ang tagapangulo ng konseho. Iniisip pa rin ang labor contractor. Natakot ang chairman. At napagtanto ng pangulo na ang lalaki ay nawala ang kanyang memorya. Niyaya ang lalaki na umuwi kasama niya. Pero pare, takot lang tumakas. Sinabihan niya ang contractor na alagaan ang lalaki. Kung hindi kitilin ang kanyang buhay. Umuwi ang lalaki. Kapag gusto mong bigyan ng sorpresa ang iyong asawa. Pinagtaksilan siya ng kanyang asawa. Pinuna pala ng misis ang kawawang lalaki. Matagal nang nakikipag-hangout sa mga mayayaman. Sinampal ng lalaki ang higanti. Agalit ang higanti. Kinuha ang isang bote ng alak at diretsyong hinampas sa ulo. Tapos sipain yung lalaki. Nahimete sa lugar. Ngunit nabawi nito ang alaala ng bata. Siya pala ang emperador ng Kuchao. Para sa isang beses, siya ay pinagtaksilan. At tinamaan ng lason. Nagtatrabaho pa rin ang lalaki sa construction site. Ngayon tawagan mo ang iyong mga subordinate. NGO The How. Ako si Diplang Tien. Ang pagbibigay pugay sa emperador. Maari kang gumising, talagang napakahusay. Tumayo ka muna, salamat, kamahalen. Sa taong iyon, maginhawa ko lang siyang nailigtas. Sa hindi inaasahan, sinasamba niya pa rin ako. Kung walang emperador, walang NGO The How ngayon. Aking lahat, lahat ay pag-aari ng emperador. Ang mga nasasakupan ay handang tumalon sa kumukulong tubig ng walang pag-aalinlangan para sa emperador. Ngayon, mayroon talaga akong kailangan mong gawin. Pakipayuhan. Nagpunta ako upang hanapin ang lahat ng mga halamang gamot ayon sa Race 8 na ito. Kailangan kong gumaling. Makatitiyak ang iyong kamahalan. Papasok na agad ako sa trabaho. Lakas ng loob na magtanong ang nasasakupan. Sa buong mundo, sino ang makakasakit sa emperador? Nawawalan pa rin ng memorya. Hindi ako naniniwala na ang mga tao ng Nine Kingdoms ay may ganoong katapangan. Ang Nine Kingdoms ay nasa kaguluhan sa loob ng 3 taon. Sa wakas ay natahimik na. Ang kaaway ay hindi nang ahas na gumawa ng kahit isang hakbang. Ang general ng digmaan na si Tooba ay minana ang kagustuhan ng emperador. Talunin ang siyam na kaharian. Patayin ang hindi mabilang na mga kaaway. Ang diyos ng digmaan, si Phoenix Daiha. Bigyan ang Phoenix Sword. Nagpatrolya sa buong bansa. Emperador, 3 taon na ang nakalipas matapos kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay. Ang diyos ng digmaan na si Tooba ay nanumpa na ipaghiganti siya. Pahigit 3 taon, sa wakas ay napatahimik ang siyam na kaharian. Ang Master Bat NGH Ihong na ito ay hindi maganda ngayon sa katanyagan at kayamanan. Pinabayad ko sa kanya ang utang na ito ng maraming beses. Kinasusukluman ng mga tao. Emperador, anong ibig mong sabihin? 3 taon na ang nakalipas. Si Tooba NGH Ihong ang naglason sa akin. Ngunit ang Diyos ay hindi mabait sa akin. Ano? Ngunit ito ay sa kanya. Hindi mo siya tinatrato ng masama. Gusto niyang saktan ang emperador. Tunay na isang krimen na karapat dapat sa kamatayan. Utang sa akin ang napakaraming taon. Sobrang respeto pa rin sa kanya. Magtrabaho ka muna. Oo, aking Panginoon. Tama, mayroon din akong dinner party sa Longton. Gusto kong maghanap ng mga kaibigan na makakasama ko. Bukas na, sana makapunta ka ng personal. Makakarating ako, ngunit huwag ibunyag ang aking pagkakakilanlan. Sundin ang mga utos. Scat. Hello, may tao. Ako ang iyong mapapangasawa, Ulap, Queen, Pader. Umupo siya. Gusto siyang pakasalan ni Van Quinton. Napakagulo ng lalaki. Malapit ng malugi ang pamilya Van. Gusto siyang pakasalan ng kanyang lola sa young master ng pamilya Tryu. Agad namang pumayag ang lalaki. Inimbitahan siya ni Van Quinton na dumalo sa party ngayong gabi. 2 tao ang magkasamang pumunta sa party. Gusto ni Van Quinton na pumunta sa banyo. Sabihin sa lalaki na umikot mag-isa. Ang lalaki ay nakita ng kanyang dating asawa at ng tycoon. Kaya nagpatuloy siya at nagsimulang manguyam. Walang kwenta, hindi ko inaasahan na mabubuhay siya ng ganoon katagal. Pero paano ka nakapasok? Ngayon lahat ng tao dito ay marangal. Upang pumunta dito kailangan mong magkaroon ng isang imbitasyon. Nasaan ang iyong imbitasyon? Wala akong imbitasyon. Alam ko kaagad, naglakas loob din siyang pumasok. Hindi kaya nagpunta ka dito para magnakaw. Baka ito ay talagang isang palihim na paraan upang kumain. Sinabi ko itong basura, ang bag ay mas malinis kaysa sa mukha. Nakakakita ng napakaraming masasarap na pagkain. Siyempre pagsasamantala.
Naglakas loob ka pa bang kumain? Maaari mo bang kainin ito? Kung gusto mong kumain, lumuhad ka sa lupa at gumapang at kumain. Ikaw, ang ganitong uri ng tao ay dapat na isang aso. Sabi ng lahat oo, ama, lumuhad at kumain, 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 lumuhad at kumain. Ngayong araw, kung hindi mo dilaan ang lahat ng ito para sa akin, hindi ka makakalabas sa pintong ito. Ngayon gusto kong makita, ganyan ba talaga kahirap ang buhay mo? Ano ang nangyayari? Malapit na ang NGO Thursday Foo. Hayaan siyang makita ito, tsaka may importanteng bisita ngayon. Kung gagawin mo siyang hindi masaya, hindi kayo mananagot. Manager Chow, nandito ka na. May importanteng bisita, sino ang maaaring gumawa ng NGO Thursday Foo na tanggapin siya? Malalaman mo. Ano ito? Sino ang gumagawa niyan? Siya ang may gawa nito. Tama iyan, Chow Manager. Walang imbitasyon ang taong ito na kumain dito. Mamaya, kapag dumating ang matataas na panauhin na iyon at nakita siya, natatakot ako na hindi siya matutuwa. Wala kang imbitasyon. Tama iyan, wala akong imbitasyon, Chow Manager. Narinig mo na ba? Hindi lang walang imbitasyon ang taong ito, kinatok pa niya ang mesa ng prutas. Gusto niyang guluhin ang party na ito. Kung hindi mabilis mahawakan, kung sa kalaunan ay saktan mo ang natatanging panauhin, ikaw din ang mananagot. Ang mga tao mula sa kung saan ay naglakas loob na pumunta dito at gumawa ng gulo. Isang tao, hilahin siya palabas. Teka. Hindi pa ako tapos magsalita. Bagamat wala akong imbitasyon, may nagimbita sa akin na pumunta. Tsaka kailangan kong sumama, may nagimbita sa iyo na pumunta. Sino ang nagimbita sa iyo? Sasabihin mo ba na inimbitahan ka ni NGO Thursday Foo na pumunta? Tama iyan, siya ang nagimbita sa akin. Ako ang kagalang-galang na panauhin. Pakinggan ang lahat, anong klaseng nakakahiyang salita yan? Anong uri ng tao si NGO Thursday Foo? Anong talento ang mayroon ng isang manggagawang tulad mo na personal na nagimbita sa iyo ng NGO Thursday Foo? Chow Manager, I suggest, ibababa niya lang ang status namin. Ilabas mo siya, nakita ko kung sino ang naglakas loob na hawakan siya. May iba pang kasabwat, pero mukhang maganda. Nakababatang kapatid na babae, kailan mo pa sinundan ang walang kwentang lalaking ito? O sundan mo ako, dip lang tiyan, hindi ko akalain na ang bilis mo pala. Napakabilis niyang nahuli, hindi ka rin niya mapoprotektahan. Sino ang sinasabi mong espiritu ng sorrow? Mga hamak na katulad mo, ang lakas ng loob mong saktan ulit ako. Mr. Lai, kailangan mong magpasya. Matapang yan, sa lugar na ito, maglakas loob ka pa rin kumilos. Chow Manager, dapat parusahan ang taong nagdulot ng kaguluhan sa party. Si Miss Van pala, masungit, walang galang. Miss Van, sino si Miss Van? Siyempre si Miss Van ang kabisera ng pamilya Van. Imposible. Hindi siya maaaring maging Miss Van. Maaaring mali ang pangalan sa imbitasyon. Chow Manager, paano si Miss Van? Siya ang unang nagpanggap bilang isang natatanging panauhin. Kahit na makapangyarihan ang pamilya Van. Kaya sa harap ng NGO Thursday Foo, kailangan mong iyuko ang iyong ulo ng mababa. Totoo din yan. Ngayon mayroon akong malalim na pagdududa. Dinala ni Miss Van si Diplang Tian dito para lang sirain ang party na ito. Pagkatapos ay hayaan si NGO Thursday Foo na mapahiya sa harap ng kilalang bisitang iyon. Ang ganitong pag-iisip ay tunay na malupit. Oo, tiyak na hindi may mabuting hangarin. Nagkunwari siyang isang natatanging panauhin. Ano ang dapat kong gawin para pekain ito? Dahil kung sino ako. Mga walang kwentang taong katulad mo. Nakaupo na yata ako sa distinguished guest seat na iyon. Ikaw ba ay tunay na isang natatanging panauhin? Bumaba ka dito dali para sa akin. Bumaba ka dito. Bumaba ka dito. Bumaba ka dito. Idiot siguro ang lalaking ito. Talagang matapang yan. Siguradong patay na siya. Walang makapagliligtas sa kanya. Dip lang tiyan. Hindi kaya alam mong malapit ka ng mamatay kaya kusang kumilos. Anong ginagawa mo? Bumaba ka dali. Kung nakita ni NGO Thursday Foo at ng lihim na kagalang-galang na panauhin. Ikaw at ako ay hindi makatiis. Miss Van, sa tingin mo ba ngayong down na siya, matatapos na ito? Nakita na ng lahat, sabi ko sa'yo, ang pamilya Van ay medadami sa walang kwentang lalaking ito. Miss Van, gusto kong makita kung paano mo ipaliwanag sa NGO Thursday Foo mamaya. Dip lang tiyan, bumaba ka dito dali, gusto mo akong patayin, hindi ba? Mukhang hindi kayo naniniwala sa sinabi ko. Lahat ng tao dito kilala lahat. Isa kang walang kwentang tao. Walang kwenta, kung ikaw ay isang natatanging panauhin.
Luluhod ako at susuyuin ka. Anak, kung talagang bisita ka, kaya magli-livestream ako ng pagkain ng tae. Yan ang sabi mo, pangalan ng bata. Huwag mong isipin na kung uupo ka sa ganoong posisyon, ikaw ay isang lihim na bisita. May tao ba dyan? Hilahin siya pababa. Dumating si NGO Thursday Fu. Boy, dumating na ang bilyonaryo NGO, patay ka. Ito ay nawala, nagbigay ng respeto si NGO The House sa kanyang benefactor. Tayo. Ikaw, G-Dip, ito ang natatanging panauhin na aking naimbitahan. Hindi, construction worker lang siya sa construction site. Anong talent meron siya? Bilyonaryo NGO, anong pagkakamali mo? Huwag mo siyang makitang nakasuot ng parang tao. Pero sa totoo lang isa siyang basura. Hindi ka talaga dapat magpaloko sa kanya. Sasi, itinuring mo ba akong bulag? Ang aking mga natatanging bisita ay dumating ng mag-isa, ngunit hindi ko alam. Si G-Dip ay dating trabahador sa isang construction site. Ngunit kung hindi dumating si Mr. Deep para tumulong, ngayon NGO The How, natatakot akong matagal na akong nakahiga sa kabaong. Si Mr. Deep ang aking benefactor. Ngayon NGO The How, iniiwan ko ang aking mga salita dito. Sino ang hindi maglakas loob na igalang si Mr. Deep? Ay laban sa akin. Mr. Deep, pasensya na. Ngayon lang ako naniwala sa paninira at ininsulto ka. Patawarin mo ako, bastard ka. Kanina lang parang gusto mong baliin ang paa ni Mr. Deep. Patawarin mo ako, hindi ko alam na si Mr. Deep pala ang iyong natatanging panauhin. Kung hindi, I don't dare offend Mr. Deep. Simula ngayon, natanggal siya sa lahat ng departamento. Lumabas ka na ngayon. Mr. Deep, nagkamali ako. May mata ako pero bulag. Oo, hindi tama iyon. Dahil sa babaeng ito, dahil nanligaw siya sa akin. Sinulsulan niya ako, kaya naman ginawa ko talaga. Young Master Lai, hindi mo masasabi yan. Obviously, pinilit mo ako, kaya may nagawa akong mali kay Lang Tien. Asawa, simula pa lang ay pressured na ako sa kanya. Kung hindi ka sumunod, maghihiganti siya sa iyo. Asawa, mahal pa rin talaga kita. Kalokohan niyang sinabi. Pakinggan mo ako, ang lahat kasi ng pamilya niya ay nakatingin sa pera ko. Kaya pala nanligaw siya sa akin. It's because she taught me that I did it, talaga. Mali lang ang sinabi mo. Between me and my husband is so good. Paano ako makakatabi mo, kung hindi ako pinilit mo? Paano ko ipagkanulo si Lang Tien? Mr. Deep, huwag maniwala sa kanya. Sobrang laso ng babaeng ito. Gusto rin niya itong patayin. Siya ito, ikaw, ang babaeng ito. Anong tugon? Asawa, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Simula ngayon, siguradong mabubuhay na ako ng maayos sa piling mo. Mamuhay tayong dalawa sa pagkakaisa. Mangganganak ako ng matambok na bata para sa iyo. Nakakasuka. Miss Van, ano ang kinalaman ko kung umasta ako sa asawa ko? Balita ko may engagement agreement kayo ng asawa ko. Ngayon lang siya nawala ng pagkakataon. Nakakadiri ka talaga. Umalis ka na, wala kang pinto. Asawa, huwag ka nang magalit. Nag-sorry din ako sa'yo. Ano pa ang gusto mong gawin ko? O baka si Miss Van ang magiging pangunahing bahay sa hinaharap? Ako ay isang babae, paano? Walang hiya. Dahil magkasama kayong dalawa sa bahay, gusto mo akong patayin. Ikaw lang ang kaaway ko. Hindi, 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 hindi iyon. Lang Tien, mahal na mahal kita. Bilyonaryo, dinala dito ang mga gamit mo. Mr. Deep, pakitingnan. Sipain silang dalawa palabas. Huwag mong pasusuka ang iba. May tao ba dyan? Mabilis na kalad ka rin ang dalawang taong ito pababa. Kainin mo itong tae. Mr. Deep, patawarin mo ako. Alam kong mali. Mr. Deep, Lang Tien, ganyan ba ang pakikitungo mo sa akin? Hindi mo ba ako ginalaw? Pagsisilbihan kita ng maayos sa hinaharap. Hayaan mo akong maglaro ayon sa gusto ko. Hilahin ito pababa ngayon. Bilyonaryo NGO, hindi ka ba nasa long term naghahanap ng kasosyo sa negosyo? Sino sa tingin mo ang pinakaangkop? Siyempre si Miss Van. Bilyonaryo NGO, gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Siyempre, hanggat payag si Miss Van. Tatawagan ko agad ang contractor para pirmahan ang kasunduan. Walang problema, salamat Bilyonaryo NGO. Huwag kang magpasalamat, kung gusto mo akong pasalamatan, sabihin mo kay Mr. Deep. Lahat ng ito ay ideya ni Mr. Deep. Sa hindi inaasahan, ganun din ang relasyon nila ni Billionaire NGO. Sa pagkakataong ito ay talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Ikaw ang aking kasintahan, ang kwento mo ay kwento ko. Sige. Ngayong gabi ang lahat ay kumain at uminom sa iyong puso. Sige. Congratulations Mr. Deep, Miss Van.
Ang dalawang ito ay tunay na isang match made in heaven. Tama iyan. Salamat kay G-Deep. Sa harap ni Billionaire NGO, sinabi niya ang ilang mga salita upang matulungan kami. Ang pagkakaroon ng pakikipagtulungan sa Billionaire NGO, maaaring mapaganang husto ang sitwasyon ng pamilya Van. Kinabukasan, magde raw si Lola ng seremonya ng pakikipag-ugnayan. Nais niyang kanselahin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa pamilyang Trayu. Sa unang tingin, parang malabong mangyari. Maging handa na harapin ito. Wala akong pakialam sa kanila. Minsan mong nailigtas ang buhay ni Billionaire NGO. Ngunit ang Billionaire NGO ay itinuturing siyang isang pinarangalan na panauhin. Ngunit sa sandaling ito ay dumating sa isang salungatan ng interes. Hindi kakampihan ng bilyonaryong NGO. Kaya ipinapayo ko sa iyo na huwag maging masyadong maasahin sa mabuti. Ay sasabihin lang ako. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang kapangyarihan ng pamilya Trayu. Hintayin mong magharap kayong dalawa, malalaman nyo agad. Maghasik ng hangin umani ng bagyo. Terena, nasaan ka na? Iuuwi na kita, to Long Lone Villa. Ito ang pinakamagandang villa sa Longton. Ikaw, binigyan ka ba ng Billionaire NGO? Isipin mo nga, Terena. Oh tama, naalala niyang may mga bagay pa siyang dapat asikasuhin. Oh uuwi muna ako, hintayin mo ang engagement party at hahanapin kita ulit. Sige. Pagbisita kay Emperor Ton, tumayo at magsalita. Emperor, alam kong hindi ka patay. Tatlong taon na kitang hinahanap. Lagi mo ba akong hinahanap? Dahil narinig ko ang balita na nasa labanan ka, talagang hindi ako naniwala. Kapag namatay ka, dapat mong makita ang katawan. Talagang hindi ako naniniwala na namatay siya sa labanan. Naging mahirap, huwag kang mahirapan. Hanggat ayos lang ang emperador. Kahit anong gawin ng Fuong Dam ay sulit. Bakit ka pumunta dito? Malapit nang dumating ang Phoenix sa kabisera ng probinsya. Ako ay dumating upang ipaalam sa iyo ng maaga. Nandito si NGO The How na nagdaraos ng isang party. Kaya pumunta ako dito para makita at makinig sa balita mo. Dumating si Tooba NGHE Hong sa Vankin. Tsa, bakit sinabi iyon ni Emperor Ton? Tatlong taon na ang nakalipas, nilason ako ni Tooba NGHE Hong. Muntik na akong mamatay sa battlefield. Ngayon siya ay naging isang diyos ng digmaan na minamahal ng lahat. Katawa-tawa yan. Ano, sinaktan ka ba ng God of War Phoenix? Kung hindi ako namatay, paano siya naging diyos ng digmaan? Nakakaawa naman, gaano kalaki ang biyaya ni Emperor Ton sa kanya. Binalak pa niyang itaguyod siya bilang diyos ng digmaan. Ngunit naglakas loob siyang magtaksil. Ito ay matatagalan. Itinuturing ni Thakbat NGHE Hong ang kanyang sarili na marangal. Tatlong taon na ang gulo sa labas. Walang kwenta talaga, Emperador, iaanunsyo ko ito. Hindi ito urgent. Pupunta ba siya sa Vankin? Kaya nandito ako naghihintay sa kanya. Sa oras na iyon, hahamakin siya ng mga tao. Nagbigay ng utos si Emperor Ton, hindi tumanggi si Fuong Dam. Pansamantalang huwag ibunyag ito sa labas. Kahit anong sabihin ni Thakbat NGHE Hong, gawin mo lang ang gusto mo. Sundin ang mga utos. Tama, kunin mo ang Florera upang itago sa loob ng 100 taon na ibinigay sa akin ng hari. Oo. Ang pamilya Van at ang pamilyang Trayu ay masasabing magkatugmang mag-asawa. Sa hinaharap, walang sino man sa Vankin ang maglalakas loob na salungatin ang mga pamilyang Van at Trayu. Umupo ka, umupo ka. Ngayon ay nagkaroon ako ng pagkakataong dumalo sa isang seremonya ng pakikipag-ugnayan. Ay ating karangalan. Umupo na rin kayong dalawa, ang galing. Salamat sa lahat ng pumunta sa engagement party ng aking pamangkin na si Queen Tan at Young Master na si Trayu Haifo. Dumating na si Young Master Zhao. Lahat, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sabi ko, pinsan, masaya ang buong pamilya para sa kanya. Bakit malungkot kang nakasimangot? Sinong nagsabing malungkot si Quinton? Masaya si Quinton, hindi ba, Quinton? Bilisan mo, tumawa ka. Tama, ang makapag-asawa ng Young Master na si Trayu ay isang pagpapala na maaari lamang makuha sa ilang henerasyon. Kung nag-aatubili pa. Kung ayaw mong magpakasal, hayaan mo na lang ako. Ang pamilyang Van ay maaaring magpakasal sa pamilyang Trayu. Ito ay ang pagtitipon ng magkakapatid. Kung manggahas kang sirain ang kasal na ito, isa kang makasalanan ng pamilya Van. Pinsan, ayaw mo namang malugi ang pamilya Van, diba? Ano ang pinaplano mo, Van Tonru? Tumigil siya sa pagiging sarcastic dito.
Wala naman akong binabalak. Kung wala ka, bakit magpapakita ng malungkot na mukha? Malapit nang dumating si Young Master Zhao. Dapat batiin ng may ngiti. Hayaang maramdaman ni Young Master Triyu ang sinseridad ng aming pamilya, Van. Lola, sinabi ko na sa iyo noon. Hindi ako magpapakasal kay Triyu Haifong. Siya ay isang playboy, palaging eskandalosa. Hindi ako magiging masaya sa buong buhay ko. Isara, sa harap ng napakaraming tao. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Old NHI, ito ba ang babaeng tinuruan mo? Huwag pansinin ang mga interes ng pamilya. Nakikita ko na gusto mong makick out sa pamilya, Van. Kuya, hindi namin sinasadya. Huwag magsalita ng kalokohan. Okay. Everyone, stop talking. Quinton, makinig ka sa akin. Huwag kang mag-isip ng iba. Magpakasal ka kay Young Master Triyu, makakabuti ito sa buong pamilya. Kung matigas pa rin ang ulo mo, hindi ako magpipigil. Quinton, sorry late ako. Quinton, sorry late ako. Akala ko hindi ka maglalakas loob na dumating. May gustong magnakaw ng iyong kasintahan. Kung hindi darating si Tiyu, ano ang silbi ng pagiging lalaki? Sino ang batang ito? At fiancé daw niya si Miss Van. Nakakatuwa, di ba? Tama, sa Vankin. Sino ang hindi nakakaalam sa engagement ni Miss Van? Saan ba nagmula ang batang ito? Boy, sino ka? Maglakas loob ka bang pumunta sa ganitong lugar? Binabalaan kita, huwag kang gumawa ng gulo. Kung hindi, matatalo kita. Siya si Diplang Tien, ang nobyo ng lolo mo noong nabubuhay pa siya. Nakalimutan mo na ba, siya ba ang batang nagngangalang Dip? May fiancé na pala si Miss Van. Bukod dito, nangako ang matanda na ibibigay ito sa kanya. Pero sa tingin ko parang wala lang ang lalaking ito. Anong klaseng fiancé? Hindi namin tinatanggap ang lalaking ito. Ayon ang mga gawain ng pamilya Van ang namamahala sa akin. Si Young Master Triyu lang ang tinatanggap ko. Ang ipinangako ng matanda noon ay walang kinalaman sa kasalukuyan. Umalis ka na agad dito. Hindi mali, kung gusto mong maging karapat dapat kay Quinton. Tanging mga taong mula sa isang marangal na background tulad ng Young Master Triyu. At ikaw ay walang iba kundi ang pinakamababang klase ng basura. Dapat mong malaman ng malinaw ang iyong pagkakakilanlan. Kung kapos ka sa pera, pwede kitang limos. Sapat na ba? Kunin ang pera at umalis ka doon. Ano ba? Nagrereklamo ka? Pinsan, sa tingin mo ba ay malaki ang tiyan nitong fiancé? Ayaw ba niyang mag-alala tungkol sa pagkain, damit at damit? Ikaw? Diplang Tien, sinasabi ko sa iyo. Hindi mo pwedeng pakasalan ang anak ko. Huwag mong lingunin ang sarili mo. Paranoid ka pa rin ba? Tama yan anak, don't you dare take advantage of the marriage contract to blackmail me. Binabalaan kita, umalis ka kaagad dito. Blackmail. Ilang pilak na barya mula sa iyong pamilya ng Van. Hindi ko pinansin, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ang pamilyang Van ay isang sikat na pamilya sa Vankin. Itong buong Vankin, sino ba naman ang hindi gugustuhing magkaroon ng relasyon sa pamilya naming Van? Kahit na isang brat builder na tulad mo ay gustong tiktikan ang pamilya Van. Anong basahan ang pangalan? Ang walang laman na kahon ay gumagawa ng malakas na ingay. Malaking bibig talaga, maglakas loob na hamakin ang pamilya Van. Kaya mabilis na sabihin sa amin ang tungkol sa kapalaran ng iyong pamilya upang makita ng lahat. Ang Young Master na si Triyu ay ang nangungunang anak ng pamilyang Vankin. Ang presyo ng nobya lamang ay daan-daang milyon. Tamang-tama ang pagpapakasal sa pamilya Van. At ano ang mayroon ka? Ang pamilyang Triyu ay hindi maihahambing sa isa sa aking mga daliri. Tatay, sa tingin mo ba ay tulala ang lalaking ito? Pero naglakas loob siyang magsalita. Ang pamilyang Triyu ay hindi man lang may kumpara sa isa sa kanyang mga daliri. Sa ganoong kalaking boses, sabihin mo sa akin, ano ang mayroon ka? Dalhin mo dito para maimulat natin ang ating mga mata. Hindi ko dinadala. Ang plorera na ito na nakatago sa loob ng 100 taon ay nakatoon sa matandang babae na si Van. Ito ang aking regalo sa pagpupulong. Anong klaseng basura yan? Iningatan ng daan-daang taon. Ang pamilyang Van ay isang prestihiyosong pamilya sa Vankin. Kinuha mo iyon bilang regalo sa pagpupulong. Insulto iyon sa pamilyang Van na ito. Ang pag-iimbak ng 100 taon ay isang mapahamak na bagay. Sa tingin mo ba ang isang basag na plorera ay maaaring maging isang antigo? Ang ganitong uri ng plorera ay ibinebenta sa kalye sa halagang 10 yuan bawat isa. Sa tingin mo ba hindi natin masasabi ang pagkakaiba? Hindi masasabi ng mga tao ang pagkakaiba. Dala mo ang itinapon mong bote ng alak at gusto mo pang pakasalan ang anak ko. Nasaan ang mukha mo? Kung lalabas ang kwentong ito, saan tayo pupunta? Quinton, ito ba ang lalaking gusto mo? Hindi mo kailangan ng pride, pero kailangan ito ng pamilya natin. Nanay, tama na, Quinton. Ang bata, hawak ang plorera na sinasabing itinago sa loob ng 100 taon. Umalis ka dito,
Malapit nang dumating si Young Master Zhao. Let him misunderstand something. Hindi natin kakayanin. Isang grupo ng mga matatalinong espada. Alam mo ba ang halaga ng katawan na ito? Kaya sabihin mo sa akin, magkano ang halaga ng florera na ito? Ang florera na ito ay ibinigay ng hari. Ang buong daiha na ito ay may mas mababa sa 2.5 na kilo. Ang bote ng alak na ito ay isang anti-gangtansong bote ng alak mula sa Great Zhou Dynasty. Ang florera na ito lamang ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Ito ay masyadong kapaki-pakinabang. Wala pang 2.5 kilo ang buong daiha na ito. Ito ay isang sinaunang tanso ng panahon ng Great Zhou, hindi mabibili ng salapi. Wala pa akong nakilala na hindi kailangan ng mukha na katulad mo. Ibinigay din ng hari, ang iyong talento sa pagsisinungaling ng hindi kumukurap ay talagang bihira sa mundo. Upang maibigay ng hari, kailangan kung anong uri ng katayuan. Sino ka ba para karapat dapat dito? Alam mo ba kung anong klaseng alak ang ginamit namin sa engagement namin ngayon? Magkano ang halaga ng isang bote? Boy, ngayon ay hahayaan kitang matuto ng isang bagay. May nakikita pa ba? Ito ay tinatawag na laro Manikanti. Ang presyo ng pagbebenta ng isang bote ay 100,000 yuan. Tatay, wala siyang makitang bote ng alak na nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Sa tingin ko ito ang pinakamahal na alak na nainom niya. Tatakot ako na wala pang 200 yuan. Tama iyan. Bata, gusto mo bang maamoy ito? Paano ang lasa ng bote ng alak na ito na nagkakahalaga ng 100,000 yuan? Paano? Mas mabango pa ba ito kaysa sa peking alak na iniinom mo? Ngayon alam ko na kung ano ang magandang alak. Ang ganitong uri ng basura ay dapat lamang lumitaw sa mga tambak ng basura. Lumitaw dito, ito ay tunay na natatakpan ng mga abo at balat. Naglakas loob kang insultuhan ako ng alak na ipinagkaloob ng ama. Nararapat siyang maparusahan. Ipinagkaloob pa rin ng hari. Ang iyong talento sa tahasang pagsisinungaling. Ito ay talagang bihira sa buhay. Maaaring ibigay ng soberano. Anong klaseng tao dapat siya? Sino ka para karapat dapat? Napakadalisay ng amoy ng alak. Ilang dekada na akong umiinom ng alak. Hindi pa ako nakakaamoy ng ganitong mabangong alak. Ang alak ba na ito ay talagang isang bote ng alak na bigay ng hari? Si Lao Hong ay isang dalubhasa sa alak. Nagsaliksik sa loob ng mga dekada. Hindi maaaring mali ang kanyang mga komento. Masarap na alak, masarap na alak. Ilang dekada na akong umiinom ng alak. Hindi kailanman nagkaroon ng alak na ganito kasarap. Ang alak na ito ay dapat na nakaimbak ng higit sa 100 taon. Sobrang mahal, matandang Hong, sigurado ka ba? Tama iyan, totoo yan. Nakaraang panahon, Fuong Dam God of War, nakakuha ba siya ng mga bronze artifact mula sa ibang bansa? Bakit nandito, matandang Hong, hindi ka ba malabo ang mata? Paano ba talaga ito magiging bronze artifact? Oo, mali ang nakita mo, tama. Tiningnan lang siya ng brat na ito at alam niyang mahirap siya. Don't tell me uminom ka ng peking alak at natarante ka. Narinig ko na uminom si Mr. Hong kaya nauspital siya. Hindi kaya may mga after effects siya. Matandang Hong, dapat bumalik ka pa rin sa iyong nararapat na upuan. Mula ngayon, uminom ng mas kaunting alak. Ang dami kong nainom kaya naguguluhan ako. Ang pamilya Van ay kasalukuyang kontrolado ng mga bulag. No wonder bumagsak ito. Deep lang Tien, kahit na nakipagtipan sa kanya ang matanda noon. Pero ngayon, ano na ang status mo? Gusto mo bang pakasalan ang aking kwintan? Ang kasunduan sa pakikipag-ugnayan na ito ay hindi wasto. Gusto mong lumayo sa sarili mo? O gusto mo tumawag ako para itaboy ka? Lola sa ama, walang pagpipilian ang pamilya Van kung dito pa rin ang kanilang mga salita. Kung inaprubahan ni Lolo ang pakikipag-ugnayan na ito, dapat nating tuparin ang ating pangako. Pamilya Van, hindi mo pa-turn para magutos. Tama na pinsan, gusto mo rin bang sumalungat sa mga salita ni Lola ngayon? Sa tingin mo ba gusto mong patuloy na umiral sa pamilya Van? Kung maglakas loob kang sumalungat sa mga salita ng iyong Lola, pag-ingat, palayasin ni Lola ang buong pamilya. Ako. Quinton, itigil mo na ang pagiging tanga. Hindi ako magpapakasal kay Young Master Tryu. Kailangan lang pakasalan ang kawawang bastos na ito. Gusto mo bang gumala sa lansangan ang iyong mga magulang kapag sila ay tumanda? Nanay, Quinton. Dapat bigyan kita ng babala. Kung ayaw mong makinig sa iyong mga magulang, pakasalan mo ang mahirap na tao. Hindi na kami tatanggap ng babaeng katulad mo.
Nagbebenta ba kayo ng mga babae? Ipagpalit ang kwinton para sa kaluwalhatian at kayamanan. Anong karapatan mong magsalita dito? May tao ba dyan? Bilis na mahuli ang taong ito at sipain siya palabas. Dahan-dahan na. Ano pa ang gusto mong sabihin? Ang pamilya Van ay hindi kinakailangang umasa sa pamilyang Cryo. Kahapon lang, pumayag ang bilyonaryo na si NGO na makipagtulungan kay Quinton. Sa suporta ng bilyonaryo na si NGO, ang pamilya Van ay magkakaroon ng sapat na puhunan upang makatakas sa kasalukuyang sitwasyon. Kipagtulungan sa kanya ang bilyonaryong NGO, bakit hindi natin ito narinig? Huwag mo kaming dayain, hindi siya nanloloko, talagang pumayag ang bilyonaryong NGO na makipagtulungan sa atin. Ikaw, nagsasabi ka ba ng totoo? Kaya kung pumayag ang bilyonaryong NGO na makipagtulungan sa iyo, nasaan ang kontrata? Kailangan nating makita ang kontrata para maniwala ito. Kontrata. Hindi pa pumipirma ng kontrata. Hindi ka pa nakakapirma ng kontrata. Ano ang sinasabi mo dito? Hindi na siya isang makulimlim na businesswoman. Kailangan mo ring malaman na hindi mo pa pinipirmahan ang kontrata. Anumang paalitang pangako ay walang bisa. Sa tingin ko ay bilyonaryo si NGO, baka nakaupo lang siya sa wine table na casual na nagsasabi ng ilang salita. Agad naming itinuring na totoo si Van Quinton. Ang bilyonaryo NGO, kung gusto mo talagang makipagtulungan sa pamilyang Van na ito, bakit mo ako hahanapin? Huwag kayong magmadali, kayong dalawa. Ang bilyonaryong NGO ay sumang-ayon na makipagtulungan kay Quinton. Kaya hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Hindi rin siya naglakas loob. Medyo magalang ka, ganyan si billionaire NGO pero naglakas loob siyang magsalita ng walang pag-aalinlangan. Kung nasaktan mo ang bilyonaryo na si NGO, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan? NGO The How, binibigyan kita ng 5 minuto. Dinala ang kontrata sa engagement party ng pamilya Van. Kung malate ka ng kahit 1 minuto, kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan. Nakakatawa naman, bakit ka pa nagpapanggap na nandito ka? Sino ka sa tingin mo? Maglakas loob na mag-order ng bilyonaryo NGO. Deep lang tiyan, ang pamilya Van ay hindi makikipagtulungan sa iyo sa pag-arte. May tao ba dyan? Magmadali, baliin ang kanyang mga binti at itapon siya. Teka, mga 5 minutes lang. Ayaw mo bang mabuhay? Mahusay, pagkatapos ay hihintayin kita ng 5 minuto. Pagkalipas ng 5 minuto, kung hindi pa rin dumarating ang bilyonaryo na si NGO. Nabalian ko ang iyong binti. Pinunit ko pa ang bibig niya. Tumating ang bilyonaryong NGO. Bilyonaryo How, bakit ka pumunta dito? Mrs. Van, bati ko. Kumuha ng mabuting manugang, sobrang pinupuri mo. Tunay na mabuting manugang si Young Master Zhao. Ngayon ay maaari kang sumali. Engagement party ni Quinton at Young Master Tryu. Kami ay tunay na pinarangalan. Mrs. Van, nagkakamali ka ba? Ngayon, ang fiancé ni Miss Van ay si Mr. Deep. Bilyonaryo NGO, siguradong mali ka. Ngayon ay engaged na si Quinton kay Young Master Tryu, Tryu Haifong. Mayroon lamang Young Master na si Tryu at ang aking pamilya na si Quinton. Yan ang bago at magandang mag-asawa. Ano ba itong batang ito? Bakit karapat-dapat siyang maging manugang ng pamilya Van? Tama, bilyonaryo NGO. Baka hindi mo pa alam. Ngayon lang siya nagpeke ng tawag sa'yo. Padala ka sa loob ng 5 minuto at pumunta ka agad dito. Kung hindi, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan. Diba, ang lalaking ito ay naglakas loob na sabihin na kilala ka niya. Naglakas loob pa siyang utusan ka. Dapat siyang lumuhad at yumuko para humingi ng tawad sa iyo. Tamang humingi ng tawad sa iyo. Deep lang tiyan. Ngayon lumuhad ka at humingi ng tawad sa bilyonaryo na si NGO. Ginang Van, patawarin mo ako sa pagiging mapurol, mula nang mamatay ang matandang si Van. Ang buong pamilya ng Van ay parang palaka sa ilalim ng balon. Bilyonaryo NGO, bakit mo nasasabi yan? Itong alak. Ang brat na ito ang nagdala ng peking alak. Ang lasa ay talagang hindi matiis. Sigurado, agad akong nagpadala ng maglinis. Sino ang nagtapon ng alak na ito? Nagawa ko, damn it. Alam mo ba? Anong alak ito? Hindi ba ito peking alak? Peking alak. Ang mga taong katulad mo ay bobo. Ito ay binigyan siya ng hari ng regalo para ibabad siya sa basement sa loob ng daan-daang taon. Dahil sa bote ng alak na ito, ang ating bansang Daiha, ilang sundalo na ba ang nawala sa atin? Pinag-uusapan ang alak na ito, kumpara ito sa Daihong Pao, sa Woody Mountain. 10 beses na mas mahalaga. Ngayon, ang natitirang dami ay mas mababa sa 5 kilo. Ang pagbuhos lang dito ay kalahating kilo na.
Tama pala si Mr. Hong. Ang alak na ito ay ibinabad sa seller sa loob ng daan-daang taon. Sinabi ko na, hindi ako nagkakamali, mga taong hindi marunong mag-iba ng mabuti at masama. Ayoko nang mag-dinner kasama kayo. Paano ito posible? Bilyonaryo NGO, ito ba ay isang pagkakamali? Itong lalaking ito, mahirap, paano magkakaroon ng ganoon kamahal na alak? Ngunit din, ibinigay ito ng hari. Hindi ito kapani-paniwala. Paano? Tinatanong mo ba ako? Wala, wala. Bilyonaryo NGO, ito, ano ang lahat ng ito? Ang pamilya Van ay may mga taong katulad mo. Walang bagong pagbaba. Mr. Deep. Hindi nila alam ang pagkakaiba. Ang pagbibigay ng alak na ito sa kanila ay napakalungkot. Ibuhos mo lang. May kontrata ka ba? Dalhin mo dito. Sabihin sa kanila kung kanino mo gustong pumirma ng kontrata. Lahat, dumating ako ngayon. Hindi lang dumalo sa engagement ceremony ni na Miss Van at Mr. Deep. May isa pang mahalagang bagay na kailangang ipahayag. Naghanda ako, kasama si Miss Van. Pumirma ng kontrata na nagkakahalaga ng 30 bilyong VND. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 30 bilyong VND. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 30 bilyong VND. Diyos ko, ito ay hindi maliit na halaga. Sa tulong pinansyal mula sa bilyonaryo na si NGO, ang pamilya Van ay wala na sa krisis. Bilyonaryo NGO, seryoso ka bang nakikipagtulungan sa pamilya Van? Pumirma ng 30 bilyong kontrata. Old Lady Van, hayaan mo akong itama ka ng kaunti. Hindi ko pinirmahan itong 30 bilyong kontrata sa iyong pamilya ng Van. At pinirmahan ni Miss Van Quinton. Itong pera, Miss Van, paano mo gustong gamitin ito? Depende sa gusto niya, wala kang karapatang magtanong ng pamilya Van. Bilyonaryo NGO, ito, si Quinton ay anak ng pamilya Van. Ang pera niya, pera yan ng pamilya Van namin. Sinasabi ko ulit. Gusto mong gumamit ng pera ang pamilya Van. Dapat hilingin at aprubahan ni Miss Van. Quinton, masyado kang makapangyarihan. Nang walang sinasabi, nakakuha ulit ng 30 billion contract. 30 billion yan. Ang pamilya Van ay gumawa ng isang kapalaran. Tatay, sabi mo kaya ng anak mo. Bilyonaryo NGO. May mata talaga siya, Quinton, hindi ka bibigwin. Kailangan mo lang pirmahan, magkakabisa agad. 30 billion yan. Nasa gininto ang edad ang pamilya namin ng Van. Ang halaga ay dapat ding hanggang 50 billion. Quinton, masyado kang makapangyarihan. Hindi ito ang aking merito. Kung wala silang TN, ang billionaire NGO ay hindi rin nakikipagtulungan sa amin. Ano, merit ba nito? Ang bilyonaryong NGO ay nakikipagtulungan sa amin. Igalang ang mukha nilang TN. Bilyonaryo NGO. Sir, kilala mo ba talaga silang TN? Lang TN. Na misunderstood ka naming lahat, Lola, pasensya na po. Huwag isa puso, ngayon ay pipigilan ito ng matandang babae. Ang kasal ko kay Quinton. Paano mo nasasabi yan? Nasa kamay na ni Quinton. Namuhunan ng 30 bilyon, sapat na para mabawi ng pamilya Van namin ang kaluwalhatian nito. Bakit mag-abala sa pamumuhunan ng pamilya Trayu? Ngayong araw, itong kasal, ito ang seremonya ng pakikipag-ugnayan namin ni Quinton. Itong kawawang lalaki. Paano ko makikilala ang bilyonaryo na si NGO? Anong malas? Dalawang tao ang nagmura at nangungut siya sa akin at kay Quinton. Maaring ito ay hindi ba nila kailangan ng apology? Dalawang bata, ngayon, iyuko mo ang iyong ulo at humingi ng tawad sa kanila. Ngayon lang, dahil may mga mata kami at hindi nakikita ang tay na anak. Patawarin mo ako, Quinton, pakitingnan. Lahat sila ay humingi ng tawad. Sa iyong mga kamay, mayroong puhunan na 30 bilyon. Tiyak ibigay ito, sa pagbuo ng karera ng pamilya Van. Simula ngayon, ako ang pangkalahatang direktor ng Vanti Group. Nanay, siya ang general manager, ikaw naman. Mahal, maging deputy general director ka lang. Tulungan si Quinton. Lola, hindi iyon nararapat. Mas maraming karanasan ang tatay mo. Bukod dito, ang pera na ito ay mahirap kumita. Kung ginamit ng hindi tama, hindi ba sayang ang effort? Napakahusay ni Quinton. Paano ako mawawala ng pera? Hanggang dun, ikita ng malaki. Sa tingin ko si Miss Van ang magiging general manager. Hindi maaaring maging mas angkop, kaya feeling ko secure din ako. Bilyonaryo NGO, kung sinabi mo, ang bagay na ito, magdesisyon tayo. Mr. Deep, may iba pa akong gamit.
Payagan mo muna ako. Lahat. Ngayon ay isang masayang araw para sa aming pamilya, Van. Lahat, dapat talaga kumain at uminom ng marami. Simulan ang party. Lahat, mangyaring kumain at uminom ng masaya. Mrs. Van, hindi pa ako nakakarating. Bakit ko nasimulan? Ngayon ang engagement party ko kay Quinton. Hindi pa ako dumarating. Nagsisimula na naman ang party. Old Lady Van, medyo walang galang yan. Sorry talaga. Ang lolo ni Quinton. Nag-ayos ng kasal para sa kanya. Dumating na ngayon ang kanyang malapit ng asawa. Kaya naman, hindi ako pwedeng makipag-engage sa'yo. Sorry talaga, may engagement na si Quinton. Bakit hindi ko ito narinig kanina? Pinaglalaruan niyo ba ako? Huminahon ka, paano ka namin laruin? Noong una may kasal talaga. Itong batang ito, sa loob ng mahigit 10 taon, wala man lang balita. Akala namin lahat ay patay na. Sino ang nakakaalam, ngayon ay lumitaw muli. Wala rin kaming choice. Sorry talaga. Anak, magsalita ka. Magkano ang pera para umalis sa Quinton? Marami ka bang pera? 10 bilyon, doon. Ang aming pamilya Tryu ay din ang pinakamalaking pamilya sa Vankin. Sa card na ito mayroong 1 milyon. Kunin mo at lumabas ka. Ilang 10 bilyon lang ang meron ako, pero natututo ako sa ibang tao na pumupunta rito para magpanggap. Paumanhin. Si Quinton ang aking asawa. Hindi mababago, kung darating. Umupo, uminom at pagkatapos ay pumunta. Lalaki, sinasabi ko sa'yo, o maaari mong kunin ang perang ito ngayon at lumabas. O sisirain kita. Ang taong ito ay kaibigan ng bilyonaryo na si NGO. Kaibigan ni billionaire NGO. Nagtataka pa rin ako, bakit nagsisisi ang matandang babae na si Van? Pagkatapos ay maghanap ng isa pang solidong suporta. Young Master Zhao. Ang bilyonaryo NGO ay pumirma kay Quinton ng isang kontrata na nagkakahalaga ng 30 bilyon. Kung ang iyong pamilya Tryu, kumuha din ng 30 bilyon, suportahan ang aming pamilya Van. Pagkatapos, ngayon, ipapakasal ko si Quinton sa iyo. 30 bilyon. Hindi namin makuha noon, ito ay 30 bilyon, pero ngayon hindi pa rin ako sigurado. Young Master Zhao. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Kaya kung managot sa pagsasabi sa pamilya mo ng Van. Kung pumayag ka sa kasal na ito. Ito ay malamang na isang malaking pagkawala ng mga mapagkukunang pinansyal. Sa iyong pagkakaalam. Nagpapatrolya sa War God Phoenix. Hindi nagtagal tayo, makatanggap ng balita mula sa God of War, Phoenix. Malapit nang dumating sa Vankin. At tayo, ang pamilyang Tryu, ay magdaos ng Phoenix Party. Maligayang pagdating sa Diyos ng Digmaan, Phoenix. Malapit nang dumating ang Phoenix sa Vankin. Gusto ng Phoenix na aliwin siya ng pamilya Tryu. Nangangahulugan ito na ang Diyos ng Digmaan, ang Phoenix, ay palaging nagtitiwala sa pamilyang Tryu. Kung sasabihin mo, sa likod ng pamilya Tryu ay ang Diyos ng Digmaan, ang Phoenix. Talaga. Mrs. Van. Ako ay orihinal na nasa engagement party na ito. Nagbigay ng liham ng paanyaya mula sa God of War, Phoenix, sa pamilya Van. Pero nagsisisi kayo. Kung gayon ang liham ng paanyaya na ito ay hindi kailangang ibigay. Bata. Huwag mag-isip sa likod mo. Suportado ng bilyonaryo na si NGO. Sa likod ng pamilya Tryu, ay ang Diyos ng Digmaan, ang Phoenix. Maari mong ihambing, isang boses lang mula sa Phoenix. Kahit ang bilyonaryo na si NGO ay kailangang makinig sa mga utos. Ngayon alam mo na. Ilang onsa na ba ang nakuha ko? Labanan mo ako, ano ka ba? Gustong pakasalan si Quinton. Sa kabilang buhay, hindi ito ang iyong turn. Pinsan, hinahangaan talaga kita, maaring magpakasal kay Young Master Tryu. Meron ding Phoenix. Ito ay isang magandang bagay. Dapat pahalagahan mo yan. But NGHE Hong Tower. Sinusuportahan ka niya.
alam mo ba na siya mismo ay mahirap protektahan? Isang bagay na hindi alam ang buhay o kamatayan. Pangalan ng Phoenix, deserve mo din tawagin. Maglakas loob na huwag igalang ang Diyos ng digmaan. Nakagawa ka ng mortal na kasalanan. Napakatapang, maglakas loob na Sir An kahit ang Diyos ng digmaan, Phoenix. Nandito man ang bilyonaryo na si NGO, hindi kanya mailigtas. Paano? May nasabi ba akong mali? Si Thapbat NGHE Hong ay isang self-made na babae. Tumagal ng 3 taon para mapatahimik ang digmaan. Nag-aaksaya ng labis na pisikal at pinansyal na mga mapagkukunan. Hindi ba siya basura? Sa tingin mo ba ay bayani ka pa rin? Nakakatawa, nakakatawa talaga. Deep lang Tien, tumigil ka na sa pagsasalita. Sinabi niya ang mga salitang ito. Kung umabot sa tenga ni Phoenix, walang tutulong sa'yo. Kita ko, galit kasi nakakahiya. Arbitrary na aksyon. Maglakas loob muli, suriin ang Diyos ng digmaang Phoenix. Ngayon, kung hindi kita ikulong, nang maglaon, lumitaw ang War God Phoenix. Akala ko tinakpan ka namin. Ay tao ba dyan? Kunin mo itong maldita at ikulong mo. Ibigay ito kay Fuong Hong para hawakan. Dumating si General Fuong VM. Nandito ka, ngayon ang engagement party ko. Nang makita ito, si Fuong VM ay isang general ng digmaan. Sino ang gumawa niyan, Fuong VM? Problema ba ito? Ang bronze period na ito ay mula sa Zhou Dynasty. Ako mismo ay lumaban sa dugo. Ibinalik mula sa siyam na kaharian. At itong ala, ibinigay ito kay Emperador Ton sa loob ng 100 taon ng hari. Napakahalaga. Maglakas loob kayong ibuhos ito muli. Tapos anong krimen? Mangyaring iligtas ang aking buhay. Hindi ko alam, ang alak na ito ay ibinigay ng dakilang Panginoon sa Emperador. Kung alam ko lang, kahit ano, hindi rin ako maglakas loob. Fuong VM, tignan mo ta, alak na ibinigay ng hari sa Emperador. Paano ako makakabalik dito? Peke ba ito? Oo. Itong alak, siguradong peke, ang alak na ito ay dala ng batang ito. Hindi ko masabi ang pagkakaiba. Fuong VM, tingnan mo itong batang ito. Paano niya makukuha ang alak na ibinigay sa kanya ng hari? Siguradong peke, kahit totoo, ninakaw din kasi niya. Ang ibig mong sabihin ay, may nang-ahas na magnakaw ng alak ni Emperor Ton. Fuong VM. Paano kaya niya? Binigyan ako ng bilyonaryong NGO. Binigay pala ito ng billionaire na si NGO. Bilyonaryo NGO noong panahong iyon, ang lahat ay nakasalalay kay Emperador Ton upang suportahan siya. Ibinigay ni Lord Emperor ang alak na ito sa bilyonaryo na si NGO. Isaalang-alang ito, at ang mga taong katulad mo ay bobo. Maglakas loob na sayangin ang alak na ito. Ito ay nagkakahalaga ng kamatayan para sa... Sir, iligtas mo ang iyong buhay. Mangyaring huminahon, itinuturing niyang walang kasalanan ang mga taong hindi nakakaalam. Mga taong hindi natin kilala. Mangyaring huminahon ang iyong galit. Kung walang sinabi si Mr. Deep at Billionaire NGO. Pagkatapos ay isaalang-alang ito tapos na. Ngayon ko rin nabalitaan na engaged na si Miss Van kay Mr. Deep. Espesyal na pagbati, binabati kita ng 200 taon ng kaligayahan. General ng digmaan, ngayon, kasal na kami ni Quinton. Nagkakamali ka ba sa isang bagay? Hindi ito mali, ngayon ang engagement ceremony ni na Miss Van at Mr. Deep. Engaged na silang dalawa dati. Gusto mo bang pumasok? Fuong VM Chien Chien, malamang hindi mo pa rin alam. Sinabi lang ng batang ito ang masamang bagay tungkol sa War God Phoenix. Isipin mo ang sinabi niya. Sinabi niya, ang Diyos ng digmaang Phoenix ay isang babaeng makasarili. Ang War God Phoenix ay isang bayani ng ating Dicea. Worth it ba na hayaan mo siyang pairan ka ng ganyan? Oo. Narinig naming lahat. Kung kumalat ito sa tenga ni Phoenix, ito ay likas na isang mortal na kasalanan. Pamilya Van, kailangan nating gumawa ng malinaw na pagkakaiba sa batang ito. General ng digmaan. Personal ng War God Phoenix. Hiniling sa akin na gawin itong party para sa kanya. Iyan ang pagkilala sa pamilya Tryu. Kung magsabi man kami ng masama tungkol sa kanya, insultuhan siya, hindi maproseso. Pagkatapos ay labis na nagalit si Phoenix. Maging ang Fuong VM ay may pananagutan. Tama. Tinatakot mo ba ako? Sinasabi ko ulit. Ang kasal ni na Miss Van at Mr. Deep. Hindi ka kwalipikadong makialam, maging ang Phoenix ay dumating na at ganoon din. Kaya sinisiraan ng batang ito ang Phoenix. Hindi ba dapat mabigat ang multa? Tinuturuan mo ba ako kung paano magtrabaho?
Mrs. Van. Pwedeng pakasalan ni Miss Van si Mr. Dip. Yan ang karangalan ni Miss Van. Yan din ang swerte ng pamilya Van. Huwag magkamali, Paulem. Boy, sinasabi ko sa'yo, huwag maging kampante. Pagkatapos ay hintayin ang Diyos ng digma ang Phoenix na dumating. Ang Fuong VM ay wala. Maghintay hanggang doon at aalamin ko ito sa iyo. Nanay, ano ngayon? Hindi rin natin kayang galitin si Fuong VM. Paano natin hahayaan si Quinton na makipagtipan sa batang ito? Dip lang Tien. Gayun paman, ipinagtanggol siya ni Fuong VM. Ngunit, nasaktan niya ang War God Phoenix. Kung gusto mong maging manugang ng pamilya Van, hindi ito maaaring maging ganoon kadali. Ano ang ibig sabihin ng matandang babae sa sinabi niyang iyon? Kung nalampasan mo ang antas ng Phoenix, tapos syempre, magiging manugang siya ng pamilya Van. Kung ganoon, sinisisi siya ni Phoenix. Kaya ang pamilya Van ay puputulan ang relasyon sa iyo. Ano ang kinalaman ng kasal ko sa babaeng iyon? Kung gayon, pagkatapos ay hintayin natin ang party ng Phoenix at pagkatapos ay mag-usap. Mag-imbestiga ka ng kaunti. Anong uri ng background mayroon itong Dip Lang Tien? Hinayaan niyang magpakita sa kanya ang Warrior General na si Fuong VM ng ganoon. Oo. Hindi pa rin ako naniniwala. Hindi kita matatalo. Hanggang doon, naghihintay sa pagdating ng Diyos ng digma ang Phoenix. Ano ang Fuong VM Chien Chien? Kailangan pa niyang makinig sa mga sinabi ni Phoenix. Labanan mo ako. Ay ang daan patungo sa kamatayan. Hindi mo dapat insultuhan si Phoenix. Kung darating siya, walang makakatulong sa kanya. Nagsabi lang siya ng totoo. Umalis. Huwag mo nang uulitin iyon sa hinaharap. Ngayon ay dapat pa rin nating isipin kung ano ang gagawin sa Phoenix party. Gutom. Tama. Umuwi ka na at ipagluto mo ako ng pansit. Umalis. Tara na. Nag-imbestiga ako, Dip Lang Tien, unang inilipat ang mga bricks sa construction site. Just save the life of billionaire NGO. Tinulungan lang siya ng bilyonaryong NGO. Para naman sa Fuong VM, marahil bilang paggalang sa bilyonaryo na si NGO, nulungan lang niya ang batang iyon. Ganun pala, tama. Sa tingin ko may kaya talaga siya, isa lang pala siyang mabahong brick carrier. Young Master, ang pakikitungo sa ganoong uri ng tao ay isang piraso ng cake. Naglakas loob siyang ipahiya ang Phoenix. Ay ang daan patungo sa kamatayan. Walang makapagliligtas sa kanya. Magpapadala ako ng isang tao para hulihin siya. Huwag. Pagkatapos ay hindi ito magiging masaya. Gusto ko siyang pumunta ng personal. Lumuhad sa harap ko at magmakaawa sa akin. Pansinin pababa, sino ang nang-ahas na makipagtulungan sa pamilya Van? Ay ang kaaway ng pamilya Trayu. Oo. Hello, i-save ang kabuuan. Ano, kanselahin ang kooperasyon. Bakit? Wala tayong choice. Sinong nagsabing sinasaktan ngayon ng pamilya Van ang Phoenix? Ang pakikipagtulungan sa pamilya Van ay kinakaharap ang Phoenix. Paulem, i-save ang kabuuan. Hello, Chuchuong. General Van, nakatanggap lang ako ng maraming tawag mula sa mga kasosyo. Parehong nagsabing kakanselahin nila ang pakikipagtulungan sa negosyo. Alam. Tina-target ng Trayu Haifong ang pamilyang Van. Phoenix ang gamit niya. Takutin ng ibang partner. Dumating upang kanselahin ang pakikipagtulungan sa pamilya Van. Kinansela ng mga taong iyon ang kanilang pakikipagtulungan. Maghintay hanggang sa huli, tiyak na magsisisi sila. Ngunit kung ngayon ay kanselahin nila ang lahat ng pagtutulungan. Pagkatapos ay ipopos ang aming proyekto. Ang pagkawala na ito ay hindi maliit. Wala bang NGO The How? Hahanapin ko siya, matutulungan kanya. Sinabi mong bilyonaryo NGO. Bilyonaryo NGO, ginagamit ng Trayu Haifong ang Phoenix bilang dahilan. Pagkano ang pera ng bilyonaryong NGO? Kaya ba niya ang Phoenix? Baka matakot ang iba, ngunit hindi magiging ganoon ang NGO The How. Hahanapin ko siya, hindi lang niya ako tinulungan. Tutulungan kita sa lahat ng gastos. Kumusta, ma'am? Ngayon, kinansela lahat ng mga kasosyo ng pamilya Van ang kanilang kooperasyon. Dapat kang bumalik ng mabilis. Alam ko. Alam na ito ni Lola ngayon. Hilingin sa akin na bumalik. Sasama ako sa'yo.
Tingnan mo ang mga magagandang bagay na ginagawa mo. Ngayon walang negosyo. Handang makipagtulungan sa aming pamilya van. Kahit sa ating mga kamay ay mayroong 30 bilyong pondo. Ano ang epekto nito? Ngayon ang pamilya Trayu ay may Diyos ng digmaan, Phoenix, na nagpoprotekta dito. Isang pangungusap lamang mula sa pamilyang Trayu. Ginawa ni Young Master Trayu. Gusto mo bang i-pressure kami? Deep lang Tien. Lumuhad ka sa harap ni Young Master Trayu. Hayaang ilabas ni Young Master Trayu ang kanyang galit. Narinig mo na ba? Bakit nakatayo ka pa dyan? Nakalimutan na ninyo, mayroon pa bang pinakamalaking kasosyo sa kooperasyon? WHO. Ngayon, sino ang nang-ahas na makipagsapalaran? Makipagtulungan kay Van Gia. Ang NGO The How ay pumirma ng kontrata sa pakikipagtulungan kay Quinton. Marami siyang kumpanya, maraming propesyon. Makipagtulungan ka lang sa kanya. Makatakas ang pamilya Van sa kasalukuyang sitwasyon. Napakadali mong sinabi. Hiniram na ngayon ng pamilyang Trayu ang pangalan ng God of War, Phoenix. Pagbigay ng paunawa, kahit bilyonaryong NGO. How dare you sway the God of War, Phoenix? Kahit na ang bilyonaryo na si NGO ay sinasabing mayaman at makapangyarihan. Pero, siya ay isang mangangalakal, bagamat noong una ay protektado ni Emperor Ton. Ngunit ngayon ang emperador ay namatay sa labanan. Kung nasaktan niya si Phoenix, pinawasan pa rin siya ng Phoenix sa wala. Ano ang tinatawag na kapangyarihan? Phoenix ganyan. Tinatawag itong overwhelming power. Kahit bilyonaryong NGO, sa harap ng gayong kapangyarihan, dapat iyuko ng isa ang kanyang ulo. Hindi makakaapekto si Thapbat NGHE Hong sa NGO The How. Maaari kang makipagtulungan sa kanya. Hinding-hindi siya tatanggi. Napakawalang muwang mo. Ang bilyonaryo na si NGO ay lalaban sa War God Phoenix. Halina't tulungan ang pamilya Van. Sa tingin mo ba ay tanga ang bilyonaryong NGO? Kung hindi ka naniniwala, maaari mo siyang tawagan. Tingnan kung tinutulungan ka niya. Hey Quinton, pagkatapos ay tawagan mo ang bilyonaryo NGO at magtanong. Kung matutulungan niya tayo, maganda iyon. Talagang walang takot, tumawag. Gusto kong makita, naglakas loob ba siyang maging kalaban ng Phoenix? Pindutin ang speakerphone. Ako si Van Quinton. May mali ba? Bilyonaryo NGO. Sinimulan na ng pamilyang Trayu ang pag-target sa pamilyang Van. Kasosyo ng pamilya Van. Dahil sa pressure ng pamilya Trayu, lahat ng nakanselang kooperasyon. Gusto kong tanungin ang bilyonaryo na si NGO. Handa pa rin bang makipagtulungan sa amin? Miss Van, makatitiyak ka. Hindi ako magbabago. Hanggat kailangan mo, mahahanap mo ako. Inibigay ko lahat ng amenities. Salamat billionaire NGO. Ang pamilya Trayu ay may suporta ng God of War, Phoenix. Hindi ka ba natatakot sa Phoenix? Mrs. Van, itong maliit na pressure, kaya ko pa namang tiisin. Kaya, salamat billionaire NGO. Hindi ako nagkakamali, kailangan lang ng NGO The How para tulungan kayo. Ang Van T Group ay gagana ng normal. Ngayon ay kayang tiisin ito ng bilyonaryong NGO. Ngunit nag-pressure si Phoenix. Ang mga negosyo ay nakikipagtulungan sa bilyonaryo na si NGO. Hindi alam hanggang noon. Kakanselahin ang pagtutulungan. Malaki rin ang kahulugan nito. Noong panahong iyon, hindi maprotektahan ng bilyonaryo na si NGO ang kanyang sarili. Walang oras upang mag-alala tungkol sa pamilya Van. Ngayon, may paraan pa. To ay para maibsan ang galit ni Young Master Trayu. Kaya ang pamilya namin ng Van. Magiging ligtas at mapayapa. Deep lang Tien. Kasalanan mo ang lahat. Huwag mong idamay ang pamilya Van. Lumuhad at humingi ng tawad kay Young Master Trayu. Baka, bawasan ni Young Master Trayu ang parusa. Isang maliit na pamilyang Trayu. Gusto mong takpan ang langit gamit ang iyong mga kamay. Masyado ninyong minamaliit ang NGO The How. Sinusundan niya noon si Emperor Ton. Sa buong Daiha, sino ba ang hindi maglalakas loob na igalang siya? Patay na si Emperor Ton. Hindi mo rin ba naiintindihan? Higit pa rito, ang Phoenix ay nasa ilalim lamang ng isang tao. Mahigit 10,000 tao. Ang reputasyon ng billionaire NGO ay hindi masyadong nakakatulong. Malaki ang kahulugan ng mga sinasabi mo. Kung nandito lang ang emperador, kaya sino ang nang-ahas na hawakan ang bilyonaryo na si NGO? Pero ngayon, nagbago na ang sitwasyon. Ang pamilya Trayu ay may suporta ni Fuong Hong. Pagkatapos ay ang susunod na bilyonaryo. Baka bahay nila yon. Batay sa relasyon namin ng bilyonaryo na si NGO. Hindi ito ligtas ngayon. Ngunit minsan ang bilyonaryo na si NGO ay naging target ng War God Phoenix. Kaya sa puntong iyon, iniwan niya ang kanyang ari-arian at tumakbo para sa kanyang mga tao. Wala na tayong puwang para magmaniobra. Wala na ang lahat. Deep lang Tien, kung lalaki ka, ang sino mang gumawa nito ay papisan. Lumuhad, paumanhin, Young Master Trayu. Huwag mo kaming bigyan ng gulo.
Dip lang tiyan, sabihin mo sa akin. Ang katotohanan ay nasa harap ng ating mga mata. Ano mo lalabanan si Young Master Tryu? Ipinapayo ko sa iyo na makita ang katotohanan. Ulo pa baba, may pagkakataon ka pang mabuhay. Kaya abangan natin, pumunta kami, hanapin ang NGO The How para talakayin ang pakikipagtulungan. Boy, huwag sirain ang pamilya van. Hindi ka sasuko. Lola, hindi tayo pwedeng maupo at maghintay na mamatay. Kung hindi, masisira ang pamilya namin ng van. Hindi nila akalain na matutulungan sila ng bilyonaryong NGO. Pagkatapos ay hahayaan natin si Young Master Tryu na putulin ang kanilang pag-asa. Pilitin sila. Lumuhad at humingi ng tawad.